Hey guys! Welcome to my channel! This is Dimple Girl Vlog ang nagsasabi, kung pangit man ako sa iyong paningin, huwag kang mag-alala dahil lamang ka pa din. O, diba? So, ayan guys, ipapakita ko po sa inyo ngayon kung paano po ako maglinis ng electric fan. Sana samahan nyo ako hanggang sa huli. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, don't forget to like and share. At click the notification bell para updated ka muli sa aking ibang videos. Hello mga langga, ayan, samahan nyo ako maglinis ng electric fan. Pero bago ang lahat, bakit nga ba dapat linisan ang electric fan? Yan kasi ayan, hindi ako inutusan ng amo ko para maglinis. Idea ko po to na linisan yung electric fan. Kung napapansin nyo, kahit naka-volume yung electric fan nyo, kahit naka-full volume po yung electric fan nyo, na-feel nyo pa din yung init. Ayan, parang wala kayong ma-feel na hangin dahil sa dumi po yan sa loob ng electric fan nyo. At dahil sa hindi makalabas ang hangin dahil may dumi na nakaharang sa electric fan nyo. Kung nakikita nyo yan, ayan, di ba naka-white siya, taka dun salgi sa loob. Ayan, mamaya ipapakita ko kung gaano kadumi sa loob para malalaman nyo talaga. Ayan. So, bago lang lahat, bago tayo mag-start maglinis ng electric fan, bakit nga ba ako maglinis ng electric fan kung may aircon naman ako, di ba? So, ayun, papakita ko sa inyo ang rason kung bakit electric fan ang gamit ko ngayon. So, yan ang dahilan kung bakit electric fan na yung gamit ko ngayon. Dahil sa tubig na lumalabas galing sa loob ng aircon. Ayan, ang dumi ng dingding ko. Dahil nga sa tubig. 3 days na nagkaganyan yung aircon ko. Pati din sa kusina namin ganyan. O, diba? May nag-aabang din yan sa baba. O, pwede na ako dito maligo sa kwarto ko. Na mapupuno din yan pag hindi ko i-turn off yung aircon ko. Napupuno siya. So, ayan. Ayan. Walang hangin na lumalabas. Wala ding lamig. Pero ganyan lang siya. O, so, ayan guys. So, tara. Punta tayo sa electric fan. So, ayan lang mga langga. Mag-start na tayo maglinis. At bago yan mag-start ng linis, kailangan kang meron ka nito. Ayan. Kailangan may screwdriver ka. Ito siya ay malaki na screwdriver. Meron din ako maliit. Charan! Ayan. Kung baka hindi magkasya sa malaki, dito na lang sa maliit, di ba? So, ayan. Let's go guys. At let's mag-start na tayo. Ayan. Bago natin i-open bago tayo maglinis sa loob, kailangan natin muna i-open dito yung bolt. Kailangan natin tanggalin yung bolt. So, wait ha. At sana matanggal ko siya. Ano ba siya? Hindi siya mag-standby. Ay, hindi siya matanggal. Ayan. So, kasya pala siya sa malaking screwdriver, guys. Kailangan mo lang i-push-push para lumabas yung bolt. Ayan. Diba? Sobrang init talaga dito sa kuwait, guys. Promise. Kaya, ayan, binigyan ako ng amo ko na electric fan kasi hindi pa pwede maglinis yung mga technician ngayon dahil nga sa pandemic. Ayan. Hindi pa comfortable yung amo ko na magpapasok ng ibang tao sa bahay. So, ayan guys, natanggal ko na. So, wait. Hindi pa. So, ayan. Lapit na siya. So, ayan. Ah, hindi lang pala siya matanggal, guys. Hindi po matanggal yung bolt. Kailangan mo lang siya paluwagan. Ayan. Kailangan mo lang siya, ayan. Paluwagan nga. Tama siguro yung Tagalog. Basta yun na yun. Ayan. So, kailangan na siya ganyanin. Ayan. Naka-open na siya, guys. So, ayan. Diba? Nakikita nyo ang daming dumi dito. O, dyan hindi lalabas ang hangin dahil may dumi na nakatakip. So, at saka dito din. So, ayan. O, see? Ang dami. Kahit anong volume mo dyan, hindi yan lalabas dahil may dumi na. Ano mo lang hugasan, okay na rin hindi mo lagyan ng sabon. Hugasan mo lang siya ng tubig.
Yan. O diba, ang dumi ng tubig. Grabe. Malinis na siya. Malinis na siya. Tcharan! O diba, kailangan ko na lang siyang patuyuin para ibalik ko na naman siya. So, ayan mga langga. Bawal siya basain kasi ano, bawal siya hugasan kasi mag-grounded siya pag mabasa ng tubig. Kailangan mo lang kumuha ng tabo at saka basahan. Ayan. Ianuhin mo lang. Anong tawag doon? Punasan mo lang siya para hindi siya mag-grounded after mo matapos maglinis. Pag pag i-turn on mo na, ayan, walang ano, hindi siya masisira. Kailangan mo lang siyang punasan ng ganito. Ayan. Kailangan mo lang kumuha ng basahan. So, ayan. Kailangan talaga hindi mabasa yung wire niya, yung wire, para hindi siya mag-grounded pag naka-turn on na yung electric fan mo. Kailangan tayo maging safety sa ating sarili. Di ba? So, ayan. Ang dumi talaga. Madumi eh. Hindi ko alam kung ilang ano na to, ilang years na tong electric fan na to na hindi na try yata to na linisan. Ayan. So, hindi ako marunong magtanggal nito, guys. Hindi ako marunong magtanggal nito kasi iba siya sa electric fan ng Pinas. Sa electric fan ng Pinas kasi is madali lang maglinis. Pero hindi katulad dito. Ayan, ang hirap siya tanggalin. Baka masira ko pa mamaya. Ayan, lupot ko pag masira. Hindi pa naman ako inutusan na maglinis nito. Idea ko lang narinisan kasi ginamit ko siya kagabi. Hindi siya, wala siyang hangin na lumalabas. Hindi talaga ako nakatulog. Kaya yun. So, ayan. Pagkatapos niya dito sa, anong tawag nito? Parang pay-pay niya. O yan. Eh, malinis na siya. Malinis na siya lang. Yan. So, di ba? Puti na yung kulay, yung ano niya, kulay niya. Hindi katulad kanina, di ba? Ang itim-itim. So, ngayon, dito naman tayo sa likuran. O yan. So, let's start. So, ganun pa din. Ayan. So, ganun pa din mga langga. Pahiran lang natin ng ano, na punasan lang natin ng basahan. Ayan. Para matanggal. Yung cover niya dito sa harap, pwede siya basain, pwede siya linisan. Ayan. Kasi, wala namang wire na kapunit doon. Hindi siya mag-grounded. Patuyuin mo lang siya mamaya after mo maghugas. So, pwede to siya ganyan. So, diba? So, ayan. Mag-start na tayo para matapos-tapos na. So, diba? Ganyan ang pag-inis. Kung hindi ka talaga tamad, pag hindi ka talaga tamad na pagkatao, ayan, malinis talaga yung gamit mo. Huwag lang puro sarili natin, huwag lang puro mukha natin ang ating linisan. Kailangan din natin linisan ang ating mga gamit, diba? Kasi kung mahal mo ang iyong sarili, kailangan mo din mahalin ang iyong mga gamit. Dahil lalo na pinaghirapan mo to, so kailangan mo din ingatan. Huwag yung jowa mo lang ang iingatan at mamahalin mo. Masasaktan ka lang pag jowa lang ang iingatan mo at mamahalin. Mas mabuti ang todo ingat at mahal ka sa gamit mo dahil hindi yan mawawala. Masisira lang yan pero hindi yan mawawala sa'yo.
not like sa BF mo, masisira yung relasyon nyo, mawawala pa yung BF mo, diba? So guys, ngayon, ikabit na natin ito. Parang mahirapan akong magkabit ngayon guys, kasi may bolt na natanggal, hindi ko siya na-remember. Hindi ko naalala kung saan, kung paano yung ilagay yung bolt. Ayan. Hindi ko siya nakita kasi kanina, bigla lang siya natanggal nung nagpunas ako. So, ngayon ibalik na natin. Mahirap to guys, kailangan dalawa. Kailangan dalawa kayo, may tagahawak. Wait, linanin ko na lang. Diba, ihal ko na lang siya. Wait, saan ba to? Dito. My God, ang hirap, diba? So, ayan. Pero kailangan mo lang siyang diskartihan. Kailangan mo lang siyang diskartihan kung paano mo siya ibalik. Katulad sa pag-diskarte ng jowa sa'yo, diba? O, ganun lang din. Kailangan mo lang din maging diskarte para maibalik mo ang inyong relasyon. Charot. Pero ngayon, paano na to? So, yan na. Let's check if the kung nagdikit na ba silang dalawa. Ayan, kung naka-cover na ba yung side by side. Kailangan naka-cover yung ito, yung ito sa gilid. Ayan, kailangan naka-cover siya para pag mag-turn on ka na, hindi ni sila malaglag. Ayan, so ngayon, ang problema ko is yung bolt. Ayan, ito na yung inantay ko. Ayan, kung paano siya ibalik. Diba, wait. Kailangan mo na sigurong ipasok to siya. Ganyan. Uy, huwag kang mag-down. Ayan, kailangan pa, ipatong ko na lang siya sa tuhod ko. See. Tapos, ang ito, maliit. May maliit siya. Parang dito nga, dito ata yan eh. Kailangan ipasok siya dito. Nakikita nyo guys. Ayan. So, kailangan siguro ipasok siya dito. Or, yan. Ko, paano yan ngayon? Hindi siya mapasok. Oh! Saan kaya ito na ano? Talaga siya guys. Pinagpawisan na ako. Oh wait. Pasok ko muna yung... Pasok ko muna siya. Tapos, idiin. Idiin mo. Ay! Nahulog! Kailan ko lang ang malaglag ko. Nahulog siya. Wait. Oops! So, ayan guys. Pinawisan na ako, pero hindi ko pa nabalik. Ayan. Pinahiga ako na lang kasi napakahirap pag ano, napakahirap ibalik pag nakatayo yung electric fan. Kaya ayan, pinahiga ko na lang siya. Inunyan ko na lang para maipatong ko sa aking paa at mabalik ko yung bolt. Mahirap kasi mag ano, ito o, oh, ito. Ito siya, di ba? Kailangan siya ano siya sa gilid. Ayan. Para yung kailangan nakakabit siya sa gilid. Ito. At saka ito din. Wait, ito. Di ba? Ito lang kasi yung naghahawak sa kanila eh. Ito lang yung nagdidikit sa kanilang dalawa. Itong nasa, itong parang, parang, anong tawag nito? Ito yung parang handle nila, parang ganun. Itong plastic, I mean, itong plastic na to yung nagpapadikit sa kanilang dalawa. Kaya, kailangan ko, ano, so, diba? Madulas kasi siya, guys. Kaya, ano, kaya matagal siyang maano, matagal siyang ibalik. Kasi madulas. Paano naman hindi madulas, diba? Bagong linis. So, yun. Ayan, baliktad. Kailangan pala ganun. Ganun siya. Ganun. See? Ayan. Ay, ang tulas talaga. Promise. Ang hirap niyan.
Ang hirap niyang ibalik. Ang hirap niyang ibalik, guys. Madulas siya, madulas siya masyado, madulas. Ayan. So, ayan na guys. Nandidikitan na sila ni Jolene. Wait. So, ayan. Nandikit na silang dalawa guys. Wait, check ko ulit. Para kailangan, ano, dikit na dikit talaga silang dalawa. Strong, strong. Ayan. Kahit hindi kayo magkadikitan dyan sa inyong mga relasyon, basta yung electric fan ko ay magkadikitan ang silang dalawa, okay na yun. I don't know. Ayan. So, ayan guys. Dikit na. At i-ano ko na lang tong bolt. Parang dito yata yan sa kabila. Ah. Or dito yata. So, ayan. Parang dyan yata siya. At ilagay ko na din to. Ilagay ko na din tong bolt. So, let's the screw. Ayan, try ko tong maliit guys. Kasi parang nahirapan ako kanina sa malaki. So, ayan, itry ko siya. So, wala, hindi siya mag ano. Ayan. Ay, hindi siya pwede. Kailangan siya dito. Hindi lang wala. So, kailangan mo lang siyang i-post. I-roll. I-roll siya hanggat sa lumabas yung dulo ng bolt. Lapit na bang lumabas? Malapit na siyang lumabas. Push pa. Kunting push. So, ayan guys. Malapit na siyang lumabas. Lumabas ba talaga? Oh, yes! Lumabas siya guys. Ayan, nakikita nyo. Ayan yung white. Ayan. Ayan siya. O, diba? Kailangan mo lang siyang scroll. Scroll ng scroll. Iikot-ikot mo lang siya. Iikot-ikot. Kasi pag-iikot ng pagmamahal niya sa iyo. Diba? Oh, this is it. Oh, ayan guys. Nakikita nyo na yung white. Ayan, malapit akong natapos. So, sa wakas. See? Yan. Malapit na siya. Ay, okay na. Very good. Ayan. O, oh, diba? Nakikita nyo na? Mahaba na siya. O, oh, yan na yung end niya. O, oh, huwag ko nang pilitin. Baka masira pa. Ayan. So, kailangan na natin i-up. So, ayan. So, dito guys. So, itatry na lang natin. Wait, parang tabingi siya. Ayan, parang tabingi. Ayan. Okay na. Parang okay na. So, ayun guys, ito na. Tapos na yung electric fan ko. Ayan. Itatry na natin at i-turn on. So, hanapin natin yung turn on dito. Ayan. Turn on. Ayan. So. Oh, diba? Malakas na siya kanina. Ay, malakas na siya ngayon kaysa kanina. Walang hangin na lumabas. At malakas na din yung pag-iikot niya. So, ayan. Hindi okay na. Wait. Malamig na siya. May hangin na talaga. So, mamayang gabi, comfortable na ako matutulog kasi malakas na yung hangin ng electric fan ko. Ayan, hanggang ngayon, ayun, kung may maririnig pa kayo na tumutunog na patak ng tubig, ayan, aircon ko na yan. Pumapatak pa din. Hindi. So, ayan guys, dito na po nagtatapos ang aking paglilinis. So, thank you so much sa mga taong nagsusuporta sa akin. At, ayan, sana hindi kayo magsawang magsuporta kay Dimple Girl Vlog. Ayan, thank you so much. God bless you all.